Atin pong buksan ng ating mga Biblia po dito po sa 3 John. Okay, the book of 3 John, verse... Simulan po natin sa verse 1. Yan, hanggang basahin po natin hanggang sa verse 4. Okay, 3 John chapter 1, verse 1 to 4. Responsive reading po tayo. Please, I read verse 1, sa inyo po yung 2. Sa verse 4, sabay po tayo. Sabi po sa verse 1, "The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth." Verse 3, "For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." So God bless His word. So this evening po, the title of God's message, Prescription for Spiritual Health. Prescription for Spiritual Health. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po for this opportunity, Panginoon, to come in your church, to worship you. Manalangin, Panginoon, mag-minister. Tigit sa lahat po ay mag-aral po ng iyong salita. You speak to our hearts, Panginoon. Open our hearts, our minds, maging humble enough kami, Panginoon, to accept thy word. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, kakasala. Cleanse us, Lord, by your blood. At ang mag-glorify po sa buhay namin, kayo lamang po. As your servant today, empower me as I share your word. Bless nyo po ang bawat isa. Maging din po yung aming password ng kasamahan niya na nasa church po ng MBB, Panginoon. Dalangin namin, ingatan nyo din po sila. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, pag may salamin ka po, nagmo-moist po siya. Gaya po nito, meron pong... bubbles. Okay, magandang araw po at gabi po sa inyong lahat. So, prescription for spiritual health. As I look for the word of prescription po, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay reseta. Ano po? Reseta. It is a directive rule for enjoyment of use. Ibig sabihin, magagamit mo ng matagal, may enjoy mo, at safe ka. So, napakahalaga po. Dito po sa binasa nating Biblia, meron po ditong si Apostle John ay labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang son in faith, si Gaius, whom I love in the truth. Na sa kanyang paglilingkod, sa kanya pong pagmi-minister, it is always of both things po. Kailangan pangalagaan po natin ang ating physical na pangangatawan at huwag din naman po nating pababayaan yung ating spiritual na pangangatawan. So dito po as minister, napagod siya. Kaya nga sabi niyo po sa verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Because we cannot be used by God kung may sakit po tayo. Lalo na po sa panahon ngayon, tayo po ay meron po tayong battle against physical health po talaga. Dinadali tayo dyan. Hindi tayo makakapunta ng church, hindi tayo makakapag-minister kapag tayo po ay nagkasakit. So ito po yung advice niya. Nalungkot siya dahil yung kanyang son in faith ay may sakit po at naapektuhan ng kanyang paglilingkod. So in here, we can see po that John expresses his concern for his physical well-being. Ano po ba yung kanyang well-being? Kapag po affected ang ating physical na pangangatawan, maaari din pong maapektuhan yung ating spiritual na kalagayan. Hindi po natin yan maikakaila, lalo na po sa panahon ngayon. Kaya nga po, napakaganda po ng role ng church. Na merong church, merong man of God, may mga manggagawa, na nini-reach out. Kasi kapag ikaw ay physically wounded, tapos no one cares for you, no one shows concern for you, manghihina ka din po. Kaya nga po merong antidote
O meron pong panlaban, merong prescription. Kung yung mga ano po, yung mga architects, meron silang blueprint, meron silang perspective. Ang mga teachers, meron silang mga lesson plan. Ang mga doctors, meron silang prescription. Ang school, merong manual. So meron pong kailangan pinanghahawakan. Hindi ka pwedeng bumili ng gamot mo kung lalo na kung yung sakit mo ay critical. Na basta ka lang bibili. Na yung alam mo lang na gamot, hindi ka po makakabili. Kailangan mo ng prescription. Because meron pong directive rule doon na kailangan kinonfirm muna nung eksperto, nung magaling, bago mo bilhin. Tayo po bilang mga mananampalataya, meron din po tayong prescription. Ang church po natin, meron siyang prescription. Meron tayong sinusunod. The Bible, the Word of God. Tayong mga mananampalataya, ito po yung kailangan nating maging manual. Ang dami po nating pwedeng matutunan eh. Pwede po tayong magbasa sa mga internet, sa mga libro, sa iba't iba po. Pero iba po yung prescription na ibibigay po ng salita ng Diyos. At ito po yung ginawa ni John sa kanyang son in faith na si Gayo. Sabi niya, be strong in your faith, be strong in your health. Kasi po kailangan natin ng ganitong mga klaseng mananampalataya. What is need to maintain a good level of spiritual health? Ang para po tayong maging healthy spiritually, hindi po ito automatic. Ito po yung pinaghihirapan po. Ito po yung winowork out. Hindi po darating sa atin yung tibay natin sa pananampalataya na wala po tayong ginagawa. Na we're not doing anything. Sabi nga po, worship is not just during Sunday. Worship is a lifestyle. Worship is every day. Kasi kung Sunday lang po yan, the whole week, mahina po tayo. Hindi po. It is not automatic. You need to take effort. Kailangan mong i-work out. Hindi po pwedeng katamaran natin yung ating spiritual health. Sa panahon nga po ngayon, pinapalakas po natin yung ating katawan eh. Marami na po naging conscious ngayon. Tama po ba? Ang dami mong iniinom na vitamins, ang dami mong lahat. Talagang super ingat ka. Dahil kailangan nating panatilihing physically fit tayo. But never forget po, aside from being physically healthy, there is less given importance, yan po yung ating spiritual health. Kaya nga po, beware, baka drifting away po tayo. Baling hindi po natin alam po ngayon eh. Ngayon po, hindi po ako nurse, hindi po ako doctor. Hindi ko po alam ang patungkol sa gamot physical. But according to the Word of God, tayo, yun po yung ating pag-aaralan. Ano po yung prescription? What is the prescription of Christ about spiritual health? Number one po, a strong immune system. Number one, a strong immune system toward of disease. Tama po ba? Kailangan nating palakasin yung ating immune system laban sa sakit. Tama po ba? Without a healthy immune system, relatively small threats can be deadly. Kaya kahit kaunting katiting lang na bacteria o virus, mabilis tayong dapuan dahil hindi natin na maintain yung strong immune system. Now, spiritually speaking, how strong is our ability to withstand threats as Christian? Like temptation, trials, troubles. No one is strong enough to stand, sabi ng Bible, thinking that you can stand today, lest you fall. Wala hong malakas po sa atin. Not all the time tayo po yung malakas. For false teaching, sa maling katuruan. Last Sunday po, narinig natin yung ating pastor. Maraming mga katuruan. Marami tayong maririnig, mababasa, maraming mga magagaling na mga tagapagturo, pero tayo po'y maging maingat. Dahil kapag hindi tayo naging maingat, magkikrip po sa atin yung mga false teaching na yan. At unknowingly, we begin to question yung mga turo.
turo ng ating church, turo ng Panginoon sa kanyang salita. And persecution. Lahat po tayo persecuted. Wala po sa ating hindi po nasusubukan, wala pong exempted. Sabi nga ng isang, narinig po natin, lahat tayo daw ay magkaka-COVID. Sabi mo, ba't mo kami sinasama? Ikaw na lang. Pero yun yung sabi, ilang years pa po kaya ito? We are persecuted, we are tested, we are troubled just like Paul, but we need to maintain a strong immune system, spiritually speaking, to face the inevitable. Temptation and spiritual hardships are inevitable. Hindi po sila, ang pinangako sa atin ng Panginoon, hindi po yan mawawala sa atin. Darating po sa atin lahat ng yan. But what? God promised, He will be with us kahit nandyan yung mga yan. He will deliver us, He will protect us, He will keep us safe. Yun yung pinangako ng Panginoon sa atin. Babasa po natin yan sa Book of John. Kung tayo lang po, hindi tayo eh. Sabi po dito, going out of the world to avoid all contact with temptation is not possible. Sa lahat po, sa lahat ng anggulo, alam niyo po, ang daming offers po ng ano sa atin, ng world. Hindi tayo, kapag tayo po ay nanghina, mahina tayo sa ating spiritual life, sa ating pagdidesisyon, madali lang pong mag-give in. Madali lang pong mag-i-take yung offer. Lalo na po kung maganda yung mga offering sa atin. Huwag lang po tayong manghina sa faith natin. Parang yan na naghihintay siya kung kailan down ang iyong system. Naghihintay siya kung kailan mahina ang iyong physical body. Ang virus, nandyan lang po. It is just there. Same thing goes po sa ating spiritual life, mga kapatid. Tayo po lahat. No one is exempted. Nandyan lang po ang problema. Nandyan lang po ang temptation sa atin. Dahil sapagkat gusto po ng kalaban, tayo po'y hindi maglingkod sa Panginoon. Isa-isa po tayong talunin. Isa-isa po tayong mawala. Isa-isa po tayong ma-disqualified sa gawain po ng Panginoon. Because no one is perfect. Spiritually speaking, we need to build up our resistance. We need to cover up. Kaya nga doon sa Ephesians, binigay ng Panginoon lahat ng mga armors na binigay ng Panginoon. Kompleto po yan mula sa ulo hanggang sa talampakan. Full battle gear. Kasi po, lahat ng mga... Yun nga lang po, kung napanood nyo po yung dun sa... yung Greek mythology, yung mga nag-aaral po, di ba? Si Achilles, di ba? Kasi ano siya eh. Ano lang po ito ha, kwentong ano. Semi ano siya eh. Demi. Sabihin, half mortal, half ano. Pero inanap yung kanyang weakest link eh, yung kanyang heel dito, nung pinana siya doon. Kasi kung dito lang, wala. Kaya tayo po, meron tayong weakness, meron tayong kahinaan. We need to strengthen. So with a strong immune system, so physically speaking po ito, with a strong immune system, we can build up our resistance against all this. We will be able to take heed lest we fall. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano pong sabi ng Bible? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Iniisip niyang nakatayo siya ngayon, malakas siya ngayon, kaya natin ngayon, kaya ko ngayon, hindi mo namamalayan, babagsak ka pala. Wala pong pwedeng magmalaki po sa atin, wala pong pwedeng magsabing malakas ako physically, spiritually, di po. In Ephesians 5:15-17, we will be able to live circumspectly. Not as fools, but as wise. Kaya nga po ang Diyos, binigyan tayo ng wisdom. Para ma-discern natin. Para mapangalagaan natin yung ating sarili. Na hindi na po tayo mag-drift away. Mahirap po kasi yung nag-cure na eh. Kaysa yung i-prevent po natin. Diba? An ounce of
cure, an ounce of prevention, thank you sir, is better than a pound of cure. Sa panahon po ngayon, di ba? Pag nagagamot ka, 14 days, ang hirap po eh. Affected ka eh. So Ephesians chapter 6, verse 10 to 11, we will be able to withstand the wiles of the devil. So yun po yung number one, immune system. We need to take off guard our immune system. Then number two, regular exercise. Kailangan natin ng ehersisyo po. May narinig po ako. Ang nagsabi po nito, nakita ko lang po, yung priest ang nagsabi nito eh. Sabi niya, to maintain a long life, sabi niya, eat half. Kain lang ng kalahati. Kung isang lechon, kalahati lang. Eat half. Basta lahat, half. Tinapay, half. Lahat, half. Then double your walk. Double your walk. Sabihin ko, naglalakad ka, dodoblihin mo. And then, triple your laughter. Yan, triple. Ako po gusto kong magdaga ng mga apat eh. A happy wife is a happy life. Di ba? Kapag daw yung sa ano daw, pag hindi busit yung asawa daw, ako, unang mamamatay daw po yung lalaki. Hindi ako, kasabihan lang po yun. So yun po yung katotohanan. Kung gusto mo daw masaya ang pamilya, laging on mood, dapat masaya daw po yung asawa. Totoo po ba yun? Regular exercise. We thrive only when active. Ito po, we grow when only we are active. Kapag may ginagawa tayo. Hindi po tayo lalago if tayo ay inactive. Tama po ba? Kapag wala tayong ginagawa, andyan lang tayo. Wala tayo, we're not doing anything for our body, for our spiritual life. Kaya nga po, maganda, meron tayong Bible reading, meron tayong fellowship, meron tayong prayer. Ito pong lahat ng ito ay sangkap po ng pag-exercise po sa ating spiritual life. Kagaya po nung paglalakad, pagbubuhat. Daily ano po yan eh, routine. This is true spiritually as well as physically. Because there is the danger of becoming spiritually sluggish. Hebrews chapter 6, verse 11 and 12. Kapag tayo po ay pinabayaan natin o nag-take for granted po tayo sa ating pang-espiritual na kalagayan, meron pong danger po dyan. Hebrews 6, 11 and 12. Ano pong sabi ng Bible sa Hebrews 6, 11 and 12? Sabi po ito, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Meron din pong panganib kapag tayo po ay, ang ibig sabihin ng sluggish, lazy. Tinatamad po tayo. Tinatamad tayong pumunta ng church. Tinatamad tayong makinig ng salita ng Panginoon. Tinatamad tayong manalangin, magbasa ng Bible, mag soul winning, mag fellowship. Pag nakontento lang tayo na idle tayo, dyan po, there's danger po. Pero kapag you keep yourself busy in the work of God, if you keep yourself busy in your relationship with God, wala pong dahilan eh. Di po ba minsan, mas nakakapagod yung walang ginagawa. Di po ba? Parang mas nakakapurol pag wala kang ginagawa. Baka sagutin nyo naman ako, di baling tamad, sir, basta hindi pagod. Sa atin pong Christian life, we need to work out din po. Meron din tayong kailangang gawin. Di ba? Minsan, nagbubuhat ka. Gusto mo, fit ka, healthy ka. Pero alam nyo po, sa salita din po ng Panginoon, sa spiritual life natin, meron din po tayong kailangang gawin. Upon hearing the word of God, nag-grow po yung faith natin. Yung eagerness natin, maganda po yung ginagawa natin. Yung mga umaawit po, no? They kept themselves busy.
singing. Katatapos lang umawit dito, may practice na kaagad. Di ba? That's ano po eh. Kasi ang danger po, pag nagsawa ka sa ginagawa mo para sa Panginoon, ano pa yung gagawin mo? Ano pa yung magiging alternatibo mo doon sa bagay na yon? Ano pa yung ipapalit mo? Wala na pong pwedeng ipalit doon eh. Tama po ba? Because, sabi po dito, there is the danger of becoming spiritually sluggish. And then, the necessity of spiritual activity. We have been created to walk in good works. We are bound to do good works. Huwag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kahit po minsan, hindi po yan na-honor, hindi po yan napapansin, hindi ka naman nare-rewardan, hindi man unnoticed, unrecognized, but don't forget, we are not serving men, we are serving God. Ang Diyos nakikita niya. Wala pong hindi nakikita ang Diyos, at ang Diyos ang bahalang magbibless sa'yo. Ang Diyos ang bahalang magpo-promote sa'yo. Wag lang po nating madaliin, wag lang po nating i-ano yung sarili natin. Bakit po? Ang Diyos, alam niya po yan eh. Tama yung ating isip, tama yung ating motive, tama yung ating character. Alam po ng Diyos ang gagawin niya sa atin. There is great work to be done. Marami po tayong gawain. Alam niyo po, hindi po tayo nauubusan ng gawain. Sabi ng Bible, malawak ang gawain ng Panginoon. Kakaunti po ang naglilingkod. Kasi ang tingin po nila, yung iba sa gawain ng Panginoon, parang kakapagod, parang abigat. It's a great privilege. Huwag nating tingnan na maliit o mababa yung ginagawa natin sa Panginoon. We have been saved in order to serve. Niligtas tayo ng Panginoon para po maglingkod, gamitin ng Panginoon. Each of us individually has work to do. We need to exercise ourselves unto godliness. We must work while there is time and opportunity. Ang sabi ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. There is always time and opportunity. Hindi po lahat darating sa atin oras-oras. Pag binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, nagkaroon ka ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, na gawin mo yung para sa Panginoon, you grab it. Kunin mo yon, dahil hindi lahat po ay binibigyan ng ganoong opportunity. Hindi po lahat may ganoong opportunity. I-grab po natin yan. Kailangan natin ng spiritual activity. Kaya nga may mga refresher courses eh. Di ba? Pag nakakalimutan kasi natin eh, i-refresh mo, di ba? Magre-retrain ka, ano ka ulit, i-enhance mo yung sarili mo, kasi learning is a continuous process. Same thing din po. To grow in faith, to be strong in spiritual life, it is a continuous activity. Meron tayo pong ginagawa. Patuloy na ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Andyan ang evangelism. Nandyan po yung edification. Magpalakas ka ng isang tao, lalakas ka. Mag soul winning ka, lalakas ka. Magbigay ka, lalakas ka. Magkaroon ka ng mga personal work mo sa Panginoon, lalakas ka. You teach in Bible classes, lalakas ka. You minister to the sick, lalakas ka. Because you render service, ibig sabihin na-encourage ka. So that is activity. Subukan mong hintuan yan. Ikaw na yung tutulungan. Ikaw na yung palalakasin. Ikaw na yung nagtuturo. Ikaw ang tuturuan. Ikaw yung isa-serve. Pero wala akong masama doon. There were, mamaya po, meron tayong periodic rest. Yung third point po natin. Pero ibig sabihin po, physical, the necessity of spiritual activity. Kaya nga po yung church natin, napansin po ninyo, yung ating pastor, hindi po siya tumigil na mag-isip ng mga gawain, activities. Kung pwede lang, walang dull moment. Yung lagi meron po the whole week para ma-augment po lahat. Napansin po ninyo, Sunday, ba? Wednesday, Friday.
Kasi isa lang po yung mamiss dyan. Yung periodical ano po doon. Mahirap po eh. Yan po yung number three natin. Number three natin, periodic rest. Pag sinabi pong periodic rest, happening regularly over time. Happening regularly over time. Energies and resources need replenishing. Ano po yung sabi ng replenishing? Kailangan ulit itayo. Kailangan ulit mag-charge. Nauubusan po tayo ng energy. Nauubusan din po tayo ng resources. Totoo po yan eh. That's why we need the charging time. Si Elijah po, nung chinase siya ng prophets, ng mga propeta ni Jezebel, nasa kanyang paglilingkod sa Panginoon, naglilingkod siya sa Panginoon, ganun po talaga, kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, handa kang mapagod, handa kang mag-sacrifice, handa kang mawalan, handa kang lahat-lahat, handa ka. Ganun po talaga naglilingkod sa Panginoon, because God did not promise an easy life. But He promised, though your life is not easy, kasama mo yung Panginoon, kasama ho natin yung Panginoon. Di po ba? Kinakwento po yan ng ating pastor, di po ba? Yung beginning, yung start. Wala pong nag-start ng, yan po sina Sir, wala pong nag-start ng ano po, ng madali agad. Yung madalian po, panglabas lang po yan. Yung instant, yung lahat po, gusto mabilis. Ang Panginoon po, He's not a God of haste. He's a God of perfect timing. He's a God of process. Ito po, when much productive work has been done, tendency po, tayo po'y manghina. Kaya nga po, lalo na pag may na-accomplish po tayo, totoo po yun eh, parang yung na-reach mo yung minaka-maximum, tapos ang tendency, mag-aano ka muna, mag-cool down ka muna. So hindi po. Dapat, keep on, amen? Tuloy po natin. Hindi po yung, wala pong, walang reach po yung paglilingkod sa Panginoon na kapag na-reach mo na ito, unti-unti ka, wala pong ganun. Palagi pong pa-progress po. Pero ang katotohanan, mga kapatid, we need periodic rest. Lahat po tayo napapagod. We need rejuvenation to continue. Ibig sabihin, new strength. Kailangan natin kumuha ulit ng bagong lakas. Kailangan nating mag-charge. Kung ang cellphone po nalolobat na empty pa nga po eh. Po ba? Kaya kailangan i-charge. Tayo po ganun din. We must stop. Tingnan natin. And let us sharpen our saw. Let us sharpen our blades. I-sharpen po. Kapag palagi mong ginagamit yung lagare, katagalan po, buwapurol yan eh. Ibig sabihin tayo po, nagfe-faint and weary. Totoo po yan, lahat tayo, lahat po tayo nagfe-faint and worry, amen? Wala po hindi nagfe-faint and weary. Pero ang sabi po ng Bible, we need to sharpen again the saw. Mag-charge lang po tayo. Yan ginawa ni Elijah. Napagod siya, no? From the brook Cherit. Suko na siya eh. Ang dami ng sined ng Panginoon sa kanya. Send siya ng angel, sa kanyang food, nag-send ng raven, lahat po. Sabi nga po, narinig ko sa ating pastor, sabi niya, okay lang mag-take rest, but do not quit. Take rest, ibig sabihin mag-charge ka. And David strengthened himself in the Lord. Si David, naranasan niya pong nangina. Naranasan niya din pong manlupaypay. But David strengthened himself in the Lord. Pinili niyang palakasin ang kanyang sarili sa Panginoon. We have the choices to strengthen ourselves o hindi po. Otherwise, we become exhausted and suffer and burn out. Alam niyo po, matindi po yung burnout. Matindi po yan sa isang mananampalataya, sa isang worker, sabihin sa manggagawa, sa isang naglilingkod, sa isang minister. Nakaka-burn out din po yung sige-sige ka. Pero tandaan natin, we need to have the periodic rest. Ano po yan? Charging time. Paano tayo mag-charge? Alam niyo yung Panginoon, sa Mark chapter 6, verse 30 and 31. Tingnan po natin. Please, Mark chapter 6,
verse 30 and 31. Ano pong sabi po ng Biblia? Let me read po. Mark chapter 6 verse 30 and 31. And sabi po dito, 6:30 and 31. And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. Iba po yata yung nabasa ko. Verse 31. And he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest for a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Yan po. Ang Panginoon, tinuturuan niya din po yung mga apostles na mag-rest. Yung Panginoon din nga po, nung he withdrew himself from the crowd. Kasi ang Panginoon, famous ang Panginoon eh. Panginoong Jesus, pagalingin niyo po ang aking anak. Panginoong Jesus, nagugutom kami. Panginoong Jesus, alam niyo po, kung entertain po natin lahat ng yan, entertain ang Panginoon yan. Tao yung Panginoon that time eh. But the Bible says, he withdrew himself from the crowd and take rest, and he prayed. Nanalangin po siya. Charging time po ng Panginoon yun. Diba yung the prayer of Garden of Gethsemane? That was his charging time. Because he himself cannot face death alone. Diba? Ang hirap ng kanyang nararamdaman, pagod, hirap. Pero nag-pray siya, Lord, thy will be done, let this cup pass over me. Kasi yung time na yun, yung sakit nararamdaman niya eh. So, we are made such that we need some downtime. Periods of retreat characterize the Lord's ministry. Ang Panginoon din po, may time na nag-charge po siya, nag-take rest siya. Yung mga enemies, di po ba yung mga soldiers, nga merong retreat eh. Kapag nakikita nilang dehado sila, nakikita nilang nauubos sila, ano po yung gagawin ng leader po? Sige, hanggat hindi kayo nauubos, hindi tayo hihinto sa laban, hindi naman po pwede yung ganun. As a leader, pag nakikita niyang nauubos yung mga tauhan niya, retreat. Takas. Mag-plan na naman, mag-strategize na naman, mag-ipon na naman ng mga weapons and lahat po. Kasi kapag pinush niya, hindi yung leader na yun, hindi po siya, ano, hindi siya after sa mga tao niya. Kaya nga ang Panginoon, sabi ng Panginoon, alam ko na pagod kayo, take rest, eat. Dahil sa atin pong paglilingkod, we need some downtime. There is value in periodic solitude where we can meditate, reflect, and rest. The best time to reflect is with God. Yung time natin sa Panginoon, yung we time, yung time natin sa Panginoon. Yung before po tayo mag-work, bago tayo ano mo yung gawin natin, napansin nyo po ba kapag hindi tayo humingi sa Panginoon ng guidance, parang mabilis kang mapagod, mabilis kang ma-irritate, di ba? Mainit agad ulo mo, di ba? Mabilis kang mag-ano sa problema, pero kapag meron kang time sa Panginoon, nasa-charge yung sarili mo. We function best alternating work and rest. Bawal po ang workaholic. Kapatid, bawal po yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng time to rest. Night is time to rest. Ayaan na po natin yung mga nagtatrabaho po sa gabi. Baka yun po yung availability nila. Yung rest time nila sa morning. Pero yung 24 hours ka nagtatrabaho, di po ba? Hindi po gusto ng Panginoon yun kasi gusto ng Panginoon, mag-rest po tayo. Physically po ah. At ibig sabihin ng rest din sa ating spiritual life, may time tayo sa Panginoon. Sabi nga, baka we are so busy fulfilling our work, our duties to God. Pero nakakalimutan natin yung ano natin sa Panginoon. Yung time natin sa Panginoon. Tandaan po natin, mas mahalaga po ang gawain. Pero mahalaga din po ang mga naglilingkod. Tayo po. Sa mga workers, mahalaga po yan. Na po?
Spiritually as well as physically, the Lord designed us to function best with the round of cycles and seasons that alternate between work and rest. Ang Panginoon din po eh, after creation, He rested. Hindi pa rin hindi rested yung stop from working and glorified God. Pinuri niya yung Panginoon. Kaya yung Sunday, hindi po yan time ng trabaho, mga kapatid. It is not a time of work. It is not time for anything. Ay, Sunday ngayon, rest. Ako, rest. Tulog, higa. Hindi po. Pag sinabing rest, it is your time for God. Sabihin ng rest po, stop from working. Wala ka sa work mo. Wala kang pinagkakabalahan. Ibig sabihin ng rest, yung time mo sa Panginoon. The Lord Himself took time to be alone to pray. Yan yung sa Mark chapter 1, verse 35. He withdrew Himself. Kaya kapag hindi ka ready for that day, withdraw mo muna yung sarili mo. Ask God for guidance. Ask God for strength. Ask God for wisdom. Spiritual rest doesn't mean doing nothing. Sabihin yung wala kang ginagawa. It means doing something different that will refresh and restore our energy for work. Ibig sabihin, nagre-refresh ka. Nire-restore mo yung sarili mo. Inihahanda mo. Kaya nga di po ba tayo, before tayo mag-minister, make it a point, bago ka magturo, ready ka. Ang hirap pong humarap sa screen na hindi ka ready. Kahit na doon ka lang, nakikita ka lang. Hindi po, mahirap po yung hindi ka ready. Di po ba? Kasi hindi lang tayo eh. Mag-minister ka, mag-encourage ka. So it allows time for quiet prayer and Bible study. Releasing anxiety and enjoying the peace of Christ. Ito naman po yung danger. Kapag overwork ka, yan, hindi ka na makakatulog. Katatapos mo lang magtrabaho, kauwi mo lang, inisip mo na may trabaho mo bukas. Yan po yung sinasabing, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yung puso mo, yung isip mo, itutuon mo sa Panginoon. Kasi pag hindi mo natuon yan sa Panginoon, magka-anxiety ka sa dami ng trabaho. May mga tao po kasi talagang workaholic eh. Alam niyo po yon, yung walang alam, hindi magtrabaho talaga. Pero may danger po doon mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. What matters most sa buhay natin? Naririnig natin sa ating pastor, we are so busy. Baka naman mamaya, yung ano natin, sayang lang. Di ba? Yung ating buslo ay butas. Di ba? So feeding our minds with things of virtue and good report. And let us not feed our minds with, sabi nga yung unnecessary, but always feed our minds with good report. Yung salita ng Panginoon. Kasi pag naging preoccupied po yung mind natin sa maraming bagay, sige din po, baka hindi natin yan makayanan, mag-burst out yan. Sabi nga, learn to accept and not to accept. Diba? If we filter natin kung ano yung alam nating magagamit tayo ng Panginoon. Remain spiritually strong without significant periods of restful change. Kailangan din po natin ng pahinga. Kaya nga yung mga laborers, mayroon silang day off. Diba? May holiday. Kailangan po yan eh. Hindi po pwedeng straight. 8 hours of work. O pag nag-overtime ka, ano na po yan? Overtime ng overtime. Alam niyo po yun, nag-overtime ka na, pero may isa ka pang overtime. Hindi po yan periodic rest. And so, the Bible says, kaya nga, yung advice po ni John, be in good health. Tayo po yan. Then last, number 4, a healthy diet. Yan, ito po yung number 4 natin. Healthy diet. Pag sinabi pong diet, ano pong pagkaunawa yung sa word na diet? Ang diet po, hindi kumakain. Hindi po diet yun, no, not eating yun. Yung pong diet, tama, proper.
sa salita din po ng Panginoon, we provide spiritual nourishment. Dahil po, halimbawa, may, kung ayaw mo ng rice, may bread ka, meron kang ano, ganun po. Pero yung wala ka totally kinakain, diet ako, pero wala kang kinakain, pakita mo na lang yung sarili mo, hindi ka na pong maka, ano, makapag-work. So in providing spiritual nourishment, Matthew 4:4, we do not live by bread alone, but by the word of God. Yan. Kung paano po natin pinapalakas yung sarili natin, physically, pinapakain, ganun din po sa salita ng Panginoon. Feed our minds, feed our bodies, those things that strengthen our spiritual life, the word of God. May nag-away daw pong dalawang aso, itim tsaka puti. Tinanong ka, sinong mananalo? Ah, syempre yung itim kasi strong yung kulay niya. Strong. Ay, hindi, puti kasi purity, malinis. Hindi po. Ang mananalo po doon, kung sino po yung pinakain po ng malakas. Yung po palang mga aso, kapag po pala konti lang ang pinakapakain mo habang bata sila, matagal silang lumaki. 3 months na, ang liit pa. Pero pag yung aso, yung pinapakain mo ng, yung talagang ano, marami, mabilis pala siyang mag-grow. Kasi, na-compare ko po eh. Pag konti ang ano ng ano, mabagal lang paglaki niya eh. Pero kapag walaging sanganan siya sa pagkain, lalaki siya, mabilis. Ganon din po sa atin, Christian life. Di po ba? Pag tayo po ay kumakain ng salita ng Panginoon, sporadically, or kaunti-kaunti lang, yung parang tinitikman-tikman mo lang na ganun, do you think po tayo ay lalakas? Yung tinitikman lang natin, small bite? Hindi po ganun. Wala pong overfeeding sa Word of God. Sabi nyo, meron daw nasisiraan na ulo pag nababasa daw yung buong Bible. Meron po bang, kayo po nabasa nyo, nasiraan po ba kayo? Nasobrahan po ba kayo? Wala naman po, di po ba? Ang alam ko po, kapag kulang ka, starve ka sa Word of God, doon ka po mapagkakaproblema sa sarili mo. Kasi kulang ka po ng salita ng Diyos eh. Wala pong sobra, walang overfeeding sa Word of God. Kaya nga ang Panginoon, sabi ni Satan sa kanya, gutom ka, pagkain ang kailangan mo. Yes, it's true. That time, kailangan ng Panginoon ay pagkain. But Jesus said, paano niya tinalo ang kalaban? He just threw the word of God. He threw the book. Man shall not live by bread alone, but by the word of God. Pansinin natin, sino ang malakas, sino ang matibay, dumaan ang mga pandemic? Kayo, tayo, na nananatili sa salita ng Diyos. Hindi iniwan ang salita ng Diyos. Hindi pinabayaan ang mga sinasabi ng Panginoon sa salita, sa kanyang salita, banal na salita. Pero pag nagkulang tayo dito, wala po. Mabilis tayong ma-persuade mga false teachings. Diba? About giving lang eh. Pandemic, dapat wala nang giving. Freeze. Stop muna. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sergio. May academic is yung mga ano eh, di po ba? Sino po yung mga ano dito public? May academic is sila eh, 1 week. So, tapos na po yun sa inyo. Tapos na kanina. Kami naman po niya. Sabi ni Sir Jun, academic is, sa atin academic is. Pero hindi po, I know, nagbibiro lang si Sir Jun. Ibig sabihin po, we endure, yet we enjoy. We need the Word of God because the words of God are the words of life. Buhay. Sabi ng Panginoon do sa woman, do sa in the well, ang ibibigay ko, ang hiningi mo sa akin, tubig, na literal water, but I will give you water na hindi ka na mauuhaw kailanman. Yun yung water of life na binigay ng Panginoon sa atin. We grow by virtue and pure milk of the Word of God. Salita ng Panginoon. Yan po yung kailangan natin. Wala na pong ibang manual ang isang mananampalataya. Wala na ipong hahanapin pa ang isang mananampalataya, kundi ang salita ng Diyos. Let us avoid spiritual junk food. Meron din pong junk food.
The Bible refers to that which is sound doctrine. Ibig sabihin yan yung mga literally healthy teaching. Kasi meron din pong mga doctrines na hindi po healthy. I heard our pastor last Sunday, sinabi niya, huwag tayo kahit kanino nakikinig po. Kung ano po yung doctrine ng church natin, kung ano ang stand ng ating pastor, yun po yung stand natin. Kasi siya po yung ating pastor eh. Kaiba man sa stand ng ibang pastor, hindi po yun ang susundin natin. Yung stand ng pastor natin in line with the word of God. Kasi po marami pong nagmamagaling po eh. Gagamitin ka ng mga malalawak na mga pananalita. Sabi ng ating pastor, simple lang po ang word of God, madaling unawain. Hindi po kailangang mahirap. Na kapag ba nagsasalita ng sobrang lalim at malawak, ang galing nito, dito na. Ang bilis po nating ma-divert. Ito na yung pastor ko, dito na ako pupunta. Hindi po. Beware, sabi ng Bible, mag-ingat. No? Yan minsan ay hindi nakakadulot ng maganda po sa atin later on sa pakikinig mo. Di ba? Paano mo malalaman na kakaiba? Pagsalungat sa sarili mo. Kasi meron tayong Holy Spirit eh. Sasalungat yan. Yung turo, sasalungat sa ano mo. Kapag salungat siya dito, ibig sabihin, ang Holy Spirit na nagsasabing, iwas ka na sa pakikinig ng ganun po. Ibig sabihin, hindi siya healthy. May contradiction eh. Tayo po alam natin yan eh. Na iba. Other teaching. Di ba? Another spirit. Anything which teaches contrary to the blessed gospel. Yung turo ng Panginoon. 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 11. 1 Timothy chapter 9. 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 11. Ano pong sabi ng Bible? Verse 9, sabi po dito, knowing this that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and mothers, of mothers, for manslayers, for homewrongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Yun pong kakaiba. Against sa turo sa atin sa salita ng Panginoon. Let us beware. Anything which is contrary to the blessed gospel, which may appeal to those with itching ears. Pakinggan po natin maigi. I-assess po natin. Yan po yung healthy diet. Kaya nga tinitignan natin yung kinakain po natin, di ba? Tinitignan natin maigi. Mayroon pa pong plan yan eh. May program pa po yan eh. Kung very conscious ka po sa iyong katawan, may program, may plan yan. Alam niyo po, ganun din po sa salita ng Panginoon. Minsan magandang pakinggan, pero pandaraya po yan ng Diablo eh. Health-giving nourishment involves both the assimilation of nutritious food and the avoidance of toxic substances. Healthy diet. Sa salita po ng Panginoon, ito yung spiritual nourishment natin. We will grow by the word of God. Kailangan po nating mag-level up. Hindi po kailangan maging full-time worker ka muna. Hindi kailangan maging Bible student ka or maging preacher. Hindi po. Ito po'y katuruan po sa lahat ng mga mananampalataya. Na ito po yung prescription for spiritual nourishment. Na kailangan po nating palakasin yung ating pangangatawan, ang ating spiritual life. Bakit po? Lalo na sa panahon po ngayon, mga kapatid. Sa panahon po ngayon, there's a battle, not just physically, but spiritually po. Hindi po natin alam, di po ba, kapag matagal ka nang hindi nag-a-attend, hindi ka pumupunta sa church, ano ba? Hindi ka nag-i-involve. Hindi natin alam kung ano po yung
magiging status natin sa ating spiritual life. Pero wag naman po sana na mapabayaan po natin yung ating mga sarili, yung kailangan natin ng spiritual nourishment. No one is exempted po. Lahat po tayo, kailangan po natin yan. Ang pastor, kailangan niya po yan. No? Ang mga lingkod, kailangan po yan. Kikita lang po nating malakas yung ating pastor, pero kailangan niya po ng encouragement, ng prayer sa atin. Huwag po natin siyang tingnan na malakas po siya, na ay, yung baka yung pagsasabi ko ng encouragement na ito, hindi pansin ni pastor. Hindi po, kailangan nga po niya yun eh. Yung simple words, yun po yung mas mahalaga. Mas ano po yun? Bakit po? Kasi sabi nga niya, wala na pong tayo, may advisor tayo, may spiritual advisor tayo, area preacher mo, Sunday school teacher mo, kapwa mo mananampalataya. Pero ang pastor dito sa church, meron po bang nag-encourage sa kanya? In-encourage yung sarili niya po sa Panginoon at sa mga iba pong mga lingkod ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Meron tayong downtime, lahat po tayo. Pero kung tayo po, ipa-follow natin yung prescription po ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung prescription sa'yo. Sabi ng Panginoon sa atin, ito yung prescription, sundin po natin. Kasi mahirap po, nagtanong sa doktor, humingi ng prescription, sinulat. Pagdating po, hindi po bibilhin, hindi po iinumin. Wala din po. Kaya meron din pong prescription ang salita ng Panginoon for spiritual nourishment. Hindi natin kailangan pumasok sa school para ito lang po ang salita ng Diyos, our manual, the Word of God.